Where are the ten? Nayamo kayo to kayo, muli? Bilang pagrespeto po sa salita ng Diyos na babasahin sa ating kalagitnaan, usan natin ito sa 2 Kings, chapter 18. 2 Kings, chapter 18. Ito po ay isang kasaysayan ng isang butihing hari, hindi lamang mabuti, kundi siya isang taong matuwid, pinaruta ng Diyos. Basahin natin verses 1 hanggang 8, ang bahaging ito. Nang ikatlong taon ni Hoseas na anak ni Ela, hari ng Israel, si Hezekiah na anak ni Ahaz, na hari ng Juda, ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon nang magsimulang maghari, at siya'y naghari sa loob ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abi, anak ni Zacharias. Siya'y gumawa ng matuwid na sa paningin ng Panginoon, ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Kanyang inalis ang matataas na dako, winasak ang mga haligi, at ibinagsak ang mga sagradong poste. Kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapat hanggang sa mga araw na iyon ay pinagsusunugan ito ng insenso ng mga anak ni Israel. Ito ay tinawag na Niostan. Siya'y nagtiwala sa Panginoong Diyos ng Israel at walang naging kaya niya sa lahat ng mga hari ng Juda pagkatapos niya o maging sa mga nauna sa kanya. Sapagkat siya'y humawak ng mahigpit sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay sa pagsunod sa kanya, kundi iningatan ang kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang Panginoon ay kasama niya. Saan man siya magtungo, ay nagtatagumpay siya. Siya'y naghimagsik laban sa hari ng Assyria at ayaw niyang maglingkod sa kanya. Kanyang nilusob ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza at sa mga nasa sakupan nito mula sa muog bantayan hanggang sa lungsod. Mamaykuta. Ang Diyos ang magpala ng tayong salita sa ating mga puso, tayo naman lang. Minsan pa, Panginoon, hinihiling namin ang inyong pong pangunawa sa inyong pong banal na salita, espiritual na salita. At ito'y maunawaan lamang sa pamagitan po ng espiritual na kaunawaan. At kaya hinihingi namin ang tulong po ng banal na espiritual magbigay sa amin ng totoong panuwa ng inyong salita upang makita namin ang aming mga kalagayan sa buhay. Nang sa ganon, bigyan niyo rin po kami ng kakayanan. Ito ay aming may pangalaman. Aming samang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Marako po po tayo lahat. Bagamat ang ilustrasyon ito ay paulit-ulit na lamang, pero walang maisip na ilustrasyon na uugma po sa ating mensahe ngayong umaga. So, ipagpahintulot ninyo na ulit-ulitin po ang ilustrasyon ito, may isang bata na nais sumunod sa kanyang ama. Dahil ang kanyang ama ay lumabas ng bahay sa malakas na ulan ng yelo. At ang bata ay nag-isa sa bahay, nainip, at sabi niya, susunod siya sa kanyang ama. At madali niya ito masundan dahil susundan niya lamang ang yapa ng kanyang tatay. Kung saan pagtutungo, naroon yung tatay niya. At ganun ang ginawa ng bata, sinundan niya ang yapak ng kanyang tatay at bandang huli, natigil siya sa pintuan. Sapagkat doon nagtapos ang yapak ng kanyang tatay sa pintuan ng club. At nakita niya roon ang tatay niya na nag-iinom at nagtitable ng babae. Natural sa anak ang sumunod sa yapak ng kanyang ama. Sa kasamaan man o sa kabutihan.
Pero wala akong mabasa sa Biblia na iniutos ng Panginoon, anak, sundin mo ang yapak ng iyong ama. Kundi utos ng Panginoon na ang mga ama ay dapat maging isang ulirang halimbawa sa kanyang mga anak. Ang malinaw na iniutos ng Diyos sa lahat ng tao ay dapat sundan natin ang yapak ni Kristo. 1 Peter chapter 1 verse 21, na dapat tayong sumunod sa bawat hakbang ng ating Panginoon upang tayo po ay matawag na totoong Kristiyano. Now ito po ang 2 Kings chapter 18 verse 1 hanggang 8 ay kasaysayan ng isang butihing hari ng pangalan niya ay si Hezekiah. Bagamat ang ama niya ay isang napakasamang hari, pero hindi niya sinundan ang yapak ng kanyang ama. Kaya dito sa kasaysayan ito, tayong mga anak, bagamat magulang tayo, ay mayroon pa rin tayong magulang. At kayong mga kabataan, mayroon kayong mga ama. Marahil ang ama ninyo, mananampalataya. Pero anong klaseng mananampalataya? Maring ang ama ninyo ay hindi pa mananampalataya. Kaya napakalaga na makita natin ang kasaysayan ito ni Hezekiah. Sapagkat ito po ang layunin dito ng Panginoon, ay tignan nating ulirang halimbawa itong si Haring Hezekiah na siya po ay may sinusundang ama. Ngunit ang sa kanyang ama ay hindi niya tinularan. Kaya pwede kang maging mabuting tao, mabuting Kristiyano, bagamat ikaw ay pinanganak sa isang masamang lahi. Paano ito mangyari? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 11 verse 6, ang sabi sa ating Biblia, at kung walang pananampalataya, hindi maaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. For without faith, it is impossible to please God. So dito makikita natin kay sa buhay ni Hezekiah ang tatlong bagay na kanyang pinangawakan, na bagamat totoo na ang anuman ang puno, siyang bunga, pero sa pangyaring ito, hindi po nangyari kay Hezekiah. Sapagkat siya ay hindi sumunod sa hakbang ng kanyang ama. Kung ating pong bibigyan ng pamagat, ang ating pong paksa ngayong umaga, ganito po ang maaari kong maibigay. Tanong ito sa atin mga magulang. Galinong yapak ang sinusundan ng ating mga anak? Si Hezekiah, mayroon siyang sinundan na yapak. Hindi sa kanyang ama, kundi sa kanyang ninunong si David. Si Haring David. Tingnan natin ang verse 1 hanggang 4 kung ano ang ginawa ni Hezekiah na dapat din gawin ng bawat isa, lalo ng mga anak. Ang sabi sa verse 1, na ikatlong taon ni Hoseas na anak ni Ela na hari ng Israel, si Hezekiah na anak ni Ahaz na hari ng Juda ay nagsimulang maghari. Siya ay 25 taon na magsimulang maghari. At siya ay naghari sa loob ng 29 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Abi na anak ni Zacarias. Verse 3, siya ay gumawa ng matuwid na paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Kanyang inalis ang matataas na dako, winasak ang mga haligi at ibinagsak ang mga sagradong poste. Kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises sapagkat hanggang sa mga araw na yon ay pinagsusunugan ito ng insenso ng mga anak ni Israel. Ito ay tinawag na Nehustan. Unang-una ang ginawa natin, ang makikita natin kay Hezekiah, siya ay gumawa
nang matuwid sa paningin ng Diyos. Kung ating titignan yung kanyang ama, nagsimula siyang maging hari, pero lahat ng kasamaan, lahat ng mga bagay na taliwa sa kalooban ng Diyos, ginawa niya. Tinuruan niya ang kanyang pamilya na sumumba sa Diyos-Diyosan. Kumbaga sa ating panahon, ang isang ama na may tuturi ng mundo na isang modelong ama dahil mayaman, may pinag-aralan, mataas ang narating, nabigyan ng magandang buhay ang mga anak, may sariling bahay, may mga kotse, may kayamanan, may business. Kaya lahat ng gusto, lahat ng hilig, lahat ng gusto niyang abutin ay maabot niya sa mundo ito at yon ang kanyang ipinapakita sa kanyang anak. Ng kanyang mga anak namumuhay sa material, namumuhay sa lust of this world, pride of life. Pero pagdating kay Hezekiah, hindi na sinuntan ito. Hindi siya sumunod sa hilig ng kanyang tatay, maging sa kanyang nanay. Kundi ang kanyang sinundan ay ang kanyang ninunong napakalayo na, matagal ng panahon, na si Haring David. Si David po na tinawag ng Diyos, the man who seek after God's own heart. At dahil dyan, medyo nabali yung kasabihan kung anong puno siyang buo. Mga anak, hindi dahil tatay ninyo ang inyong magulang ay hindi lahat ng kanyang ginagawa ay maaari mong sundan. Sapagkat kami mga tatay, dinanas ko ito nung ako hindi pa Kristiyano, pilit kong pinaiino ang aking anak na panganay. Dahil gusto kong sumunod sila sa yapa ko. Pinangalanan ko siyang Ramil, isang matikas. Walang kinatatakutan tulad ng kanyang tatay. Na walang kinatatakutan kahit sino pang makakabangga niya. Gusto ko silang sumunod sa aking yapa. Kaya binubuusan ko ng alak yan dahil gusto kong sumunod sa akin. Yan ang gusto ng mga magulang sa mundo, ng tatay. Pero salamat na lang. Sapagkat may natanaw itong si Hezekiah na kanyang ninuno na namumuhay sa kalooban ng Diyos na hindi tulad ng kanyang tatay, bagamat mayaman, successful in life, pero hindi niya inilatag ang kanyang pagiging successful sa paraan ng buhay. Ang sinabi dyan, siya'y gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos. Alam niyo tayong mga magulang kuminsan, kung mayroon tayong sama ng loob sa isang tao, dinadamay natin yung ating mga anak. Huwag mong babatiin ng ganyan, sa manubo dyan. Diba? Kaya, galit sa pastor. Huwag kong matin ngayon. Pastor na yan, galit ako dyan. Magalit din kayo dyan, ha? Pero si Hezekiah, ang pagkakasabi, siya'y gumawa ng matuwid sa harapan ng Diyos. Yan po ang sundin natin. Mga anak, parang tatay mo siya, may katwiran. Pero masigit na sinusundin ang gumawa ng matuwid sa harapan ng Diyos. Ang sabi dyan, ayon sa lahat ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Now, si David po rito, siya'y kumakatawang si Jesus Christ. Sanang banggitin ang pangalan ni David sa Old Testament, kahit doon sa Hezekiah o sa Isaiah, sa Malakay, nababanggit si David, pero hindi si David literally ang hari at tinutukoy dyan, kundi ang anak ni David na si Jesus. Sapagkat si Jesus ang upo na kapalit ni David sa trono na maghahari magpakailanman, hindi si Solomon. Kaya, kung si David ang tinitigan nitong si Hezekiah, actually, si Jesus Christ ang kanyang sinasampalataya. Yan ang ating napag-aralan kanina. Kay Jesus Christ lang natin matatanggap ang eternal life. Hindi sa kayamanan, hindi sa prestige, hindi sa
accomplishments na nagagawa natin sa mundo ito, kundi sa Panginoon lamang. Ang sabi nito, ayon sa lahat ng ginawa ni David. Paano niya nalaman ito? Nagbabasa ng Biblia. Dahil sa pangyari ito, mayroong revival nangyari. Naalala niyo? Sa una, si Josias. Si Josias po ay isang mabuting hari. Siya ang nagbigay, naggawa ng revival sa bansang Israel. Matagal nilang tinilagmuran ang banal na kasulatan. Pero nung ma-discover ang banal na kasulatan na sa Bisaya pag iagukupan dito sa suok, no? Inalikabukan doon sa may sulok na katago, abay nagulat yung mga sasandoti. Ito po ang sinasabi ng Bible, kailan malaman ito ng hari. At nung malaman ni Isaias, diniklare niya, lahat ng miyembro dapat magbasa ng Biblia. Dahil may exam na darating. At nung magbasa sila, natiyakan sila. They find out na sila po ay nagkakasala every day in their life. Kung wala po ang Biblia, hindi mo alam na nagkakasala ka. Pero kasamaan lang si Josias na ito, mayroon siyang hindi tinanggal. Bagamat siya ay masunuri sa Panginoon, pinapractice niya ang Word of God, pero mayroon siyang hindi tinanggal. Ano yon? The high places. Yung mataas na gulod. Nagdoon sumasamba yung mga tao. Pero pagdating kay Isaias, pati yun, tinurog niya talaga. Hindi siya tumulad sa kanyang ama. Sapagkat ang sabi dyan, siya ay sumusunod ayon sa ginawa ni David na kanyang inuno. Hindi siya sumunod sa kanyang ina. Pero at mahal niya ang nanay niya, mahal niya ang tatay niya, pero hindi lahat ng gusto ng tatay ay dapat sundin. Magiging sa ating gobyerno, kung tawagin yan, ang tawag yan? Meron tayo pag-resist din. I'm sorry, kalimutan ko yung term na yan. Na pwede tayong lumabag kapag ito'y lumalayo na sa kalooban ng Diyos. Tulad na halimbawa ng extrajudicial killing. Porque ba naman nahuli mong talagang nang-rape, paparin mo na. Pero para sa akin, puti nga. Pero mayroon parang tayong proseso. Dapat parang itaan sa proseso. Hindi pwede yung mayroong higit pa sa batas. Dapat may proseso. Pero, si Hezekiah, hindi niya sinunod ang mga nagustuhan ng kanyang tatay, maging ng kanyang nanay. Kaya ang sinunod niya, Jesus Christ. So ano pong aral dito? Sa unang bahagi natin, na ang sabi dyan, siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Diyos. Gaano man kaganda, gaano man ka-practical, gaano man ka-promising ang mga mungkahi ng mga magulang, kung ikaw naman ay malalayo sa Panginoong Jesus. Pwede kang magkaroon ng civil disobedience. Yung pala yung term niyo, kahit sa government, civil disobedience. Kasi nalalayo sa kalooban. Tingnan niyo ang sabi sa verse 4. Paano niya sinunod lahat ng ginawa ni David? Kanyang inalis ang matataas na dako, winasak ang mga haligi, at ibinagsak ang mga sagratong poste. Kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises, sapagkat hanggang sa mga araw na iyon ay pinagsusunugan ng insenso ng mga anak ni Israel. Ito ay tinawag na ni Yostar. Now, alam naman natin, before, sa Old Testament, panahon ni Moises, ang Diyos ay nag-curse sa mga tao ng Israel sapagkat sila ay directly disobeyed God's command. At talagang tumalikod siya at sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Now, ang tanging paraan para sila ay matigil, ang sabi ng Panginoon, patanggalan po sila ng ahas. At maraming namatay, libo-libo. Pero si Moises, dahil siya ay namamagitan, siya nagtanamin sa Diyos. Dahil maawa siya. Kaya ang sabi ng Diyos, okay, gumawa ka ng tansong
ahas, ilagay mo sa isang tikim. Lagay mo doon, sa isang poste. At sino ang tumingin sa ahas na yan, na tansong yan, hindi mamamatay, kundi mabubuhay. Na yung tansong yon ay lumalarawan sa ating Panginoon. Na sa panahon na si Yesu Cristo ay tinaas sa krus at doon sinagdusat na matay para sa kasalanan ng mga tao, sino ang sumampalataya sa ginawa ni Cristo at kay Cristo, hindi sila mapaparusahan noong kamatayan. Alam natin kamatayan yun. Second death. Kaya ang nangyari yun, simbolo yun o kumalarawan kay Cristo yung ahas na yun. Pero bandang huli, yung ahas na ngayon ang sinasamba ng mga tao. Tulad ng Bible. Ang Bible po, salita ng Diyos, at dito natin malalaman lahat ng kalooban ng Diyos. Pero mayroong relihiyon na ang Biblia ang sinasamba. Diba? Ang Biblia ang sinasamba, pagbasakit ang ulo, pinapatong, pagbasakit ang tiyan, nilalagay, hindi yan. Nagiging Diyos-Diyosa na ito. At itong si Hezekiah, lahat ang binanggitan, mga haligi, mga yun ay larawan sa ating panahon, anuman ang iyong pinanaga ng higit pa kay sa Diyos, at ika'y nalalayo sa tamang Diyos, ay dapat itong putulin at wasakin. Babawa natin ang halimbawa dyan. Ano yung ginagawa mo na marahil pinagkikitaan mo na may magandang resulta sa personal na buhay mo na siya namang naglalayo sa iyo sa iyong relasyon sa Diyos? Mas babawan pa natin. Anong dahilan ba't hindi ka nakaka-attend ng prayer meeting? Anong dahilan ba't hindi ka nakakapagbasa ng Biblia? Anong dahilan yon? Alam natin, kasalanan yon. Kasalanan po ang nagpipigil sa atin para magbasa, sumamba, at manalangin. Kaya kasalanan po ang hindi magbasa ng Biblia. Yun po yung simpleng application dito. Yan po ay paggawa ng mabuti ayon sa lahat ng ginawa ni David. Ikalawa, may kita natin kay Hezekiah. Ikalawa, siya'y nagtiwala sa Panginoong Diyos. Paano niya nagagawa ang matuwid? Verse 5, siya'y nagtiwala sa Panginoong Diyos. Sabi niya, siya'y nagtiwala sa Panginoong Diyos ng Israel at walang naging gaya niya sa lahat ng mga hari ng Yuda pagkatapos niya o maging sa mga nauna sa kanya. Pagklase si Hezekiah, no? Pati mga naunang hari sa kanya na mga bayani ng panampalataya ay hindi humigit sa kanya. Pati sa mga darating pa ay hindi humigit sa kanya. Anong dahilan? Nagtiwala sa Panginoon. Ano ibig sabihin ng pagtitiwala? Ano ibig sabihin ng magtiwala ka sa Panginoon? Ang ibig sabihin niya, pagbitiw o pagsuko ng iyong sariling paniniwala o akala. Halimbawa, isang gabi, nagtigabundo ka, bakit ka ngayon sa pumunta, pauwi ka na. Pero dinadaan mo, maliit ka, landas lang. Nangyari sa amin ito, no? Kami ay magkaroon ng evangelism doon sa Bihit, sa may Maraok. Hindi ko alam yon. Na hindi nalakar namin, yung panay talahib. Tapos mayroon lang kaming flashlight na kaya suro. Ang kaysa lakad, sarap ang lakad eh, pahon. Eh hindi ko namalayan, yung ating paa, lumulas. Nakadulas doon sa tabi noong landas. Buti ito si Madeline, sa babae, nagamaraw, nahatak ako. Pastor! Ako! Bakit ka nagpapabayaan dyan? Nakanong lakad, di mo iningatan. Bakit ba? Nako! Makatakot yan kung makikita mo lang yan. Eh gabi, hindi ko nakita. Last night, ang puwag mo. Kinakukasan, pagdaan namin, ngitong-ngito pala sa Bisaya pa, napakaitim pa rin, napakalalim pa rin. Tsaka mo lang lang. Palagi natin yung bawa, nalaglag ka doon. Tapos, nakakapit ka sa malita damo, no? Isang bermuda lang. Bermuda lang. Eh, mabilim. Humingi ka ng tulong. Tulong! May tao ba dyan? Hindi na sa ita. Oo, tutulungan kita. Ako din, mabo!
please. Abutin mo ako. Oh, sige, titiwala ka ba sa akin? Opo, titiwala ko sa'yo. Tayo po ako ligtas. Bumitiw ka. Sabi niya, nagtitiwala raw siya, naniwala siya. Pero sabi ng Southern Forces, bumitiw ka. Sabi niya siya, bumitiw, huwag daba. Takatang nanginginig siya, nabubunot na yung birbong niya. Pero mag-iwanag na, isang tangtang na lupa pala. Pero kung siya, pinahawakan yung kanyang paniniwala, bumitiw siya, ligtas siya. Hindi siya maghihira. Marami sa atin naniniwala, pero hindi tayo sumusuko sa ating sariling kalooban. Pag sinabing siya ay nagtiwala sa Diyos, binitiwan niya lahat yung kaya niya. Binitiwan niya lahat yung paniniwala niya. Binitiwan niya lahat ng mga bagay na siya nagigahandang para magtiwala sa Diyos. Ganun ba ang ating paniniwala sa Diyos? Ba't hindi natin magawa sundin ang kalooban ng Diyos? Mayroon tayong reservation. Hindi tayong lubusang nagtitiwala sa Panginoon. At dahil si Hezekiah nagtiwala siya sa Panginoon, inalis niya lahat ng matataas na dako na hindi inalis ng mga naunang hari. Pero si Hezekiah, inalis niya. Si Haring Solomon, the greatest king of all, pinakamayaman, pinakamatalino, pero tingnan niyo 1 Kings 3:3. Ganito ang sabi, minahal ni Solomon ang Panginoon. Wow! At lumagad sa mga tuntunin ni David ang kanyang ama. Mismong tatay niya talaga si David. Ang sabi dyan, kaya lang, ano sabi? Kaya lang, siya'y nag-alay at nagsulog ng insenso sa malataas na dako. Mayroon pa rin siyang reservation sa pagsamba sa Diyos. Ilan sa atin? Ha? Ako mo, brad, ilan niniwala sa Diyos, nagmahal ko ang Panginoon. Pero kailangan kong talaga alagaan yung apo ko, kanya ang kasamba talaga. Sinasamba ko yun. Higit kong sinasamba yun ako. Bakit hindi mo dalhin? Yung anak mo, bakit hindi mo dalhin? Para sumamba sa Diyos. Eh, mayroong reservation. Pero mo si Solomon, the richest king, and most talagang pinakamatalino, pero pagdating sa mataas na lugar, na sinasamba, hindi na magsuko. Tingnan sa Rehoboam. 1 Kings 14, verse 22, 33. Gumawa ang Huda ng kasamaan sa paningin ng Panginoon at kanilang ibinunsod siya sa paninibugo sa pamagitan ng mga kasalanan na kanilang ginawa. Nahigit kasi sa lahat ng ginawa ng kanilang mga magulang sapagkat sila'y nagtayo rin para sa kanila ng matataas na dako ng mga haligi at mga asyera sa malataas na bulod at sa ilalim ng bawat luntiang pulungkahan. Even Jeroboam, ilan natin, no? Rehoboam, yung unang haring tumalik kay Solomon, pagamat siya'y inarugdan ng Diyos, pero ang malataas na altar. Ibig sabihin, yun po yung mga altar na pwede mong gamitin sa Diyos. Pero sumasamba ka actually sa ibang Diyos. Minsan, yung minamahal natin, tulad kay Abraham, mahal na si Isaac. Pero sinabi ng Diyos, Abraham, ihandog mo si Isaac. Ihandog. Ni Abraham. Alam ni Abraham kung anong context ng ihandog na sakripisyo, papatay, gigilitan sa liig. Pero ginawa ni Abraham. Pero hindi naman pinupunta ng Diyos na talagang patay ang anak niya, sinubok lang yung panampalataya. Dahil ayaw ni ng Diyos na maging Diyos-Diyosan niya yung kanyang kaisa-isa at minamahal na anak. Sometimes, kaisa-isa natin minamahal natin trabaho. Sometimes, kaisa-isa natin minamahal asawa. Kung gusto ng asawa, sunod tayo. Di ba rin talikuran natin ng Diyos? Yan po ay isang bagay na kailangan natin. Mismong si Asa, 1 Kings chapter 15, verse 9. Ganun din siya. Naiwan talaga yung matataas na dako. Si Jehoshaphat, kilala natin si Jehoshaphat. Ito yung nakipaglaban sa kaaway na hindi gumamit ng espada, kundi ang Panginoon ang nauna na kanyang ginulong lahat ng kaaway at mga kaaway mismo sila nagpapatayan sa kanilang sarili sa pamagitan lamang ng pag-awit ni na Jehoshaphat. Pero bandang huli si Jehoshaphat, iniwan pa rin ang mataas na bulod. Mayroon pa rin reservation. Alam mo, hindi talaga ang kasambang yun.
Kasi paano kung sasamba ako? Baka mawalan ako dito. Meron tayong reservation. Hanggang kay Jotham. Pero pagdating kay Hezekiah, panggalahan. Nagtiwala si siya. Dahil sa tiwala niya sa Panginoon, inalis niya ang matataas na dako. Kaya wala siyang naging katulad sa mga nauna at sa mga nahuli. Mga anak, hindi po kay ang tatay niyo ay talagang Christian. Pero mayroong reservation, itutularan niyo. Kailangan ba? Sapagkat, alam naman natin, ang ating buhay Kristiyano, personal yan. Hindi yan damay-damay, hindi package deal. Pagkatatay ninyo Kristiyano, Kristiyano ka na rin. Individual yan. Dapat ikaw na, ma-encourage sa'yo magulang, dahil hindi yan ang dapat. Hindi tayo dapat lumiban na yun. Tatay, hindi ka dapat magkaroon ng sama ng loob sa kapatid. Kaya kandi atin kasi nandutun siya ngayon. Hindi dapat yan tayo. Dapat, mga anak, maging halimbawa tayo sa ating mga magulang. Baliktad, no? Nagiging baliktad. Pero ito tinuturo ng mensahe nito. Ito yung nais i-drive ng Panginoon sa ating lahat bilang mga anak. Na pwede nating sundan ang hambang na ito ni Hezekiah. Pero alam natin, si Hezekiah, pinaro din ang Diyos. Natin din na yan, buhay yung buhay niya. Kasi, nung siya tulungan ng Panginoon na magtagumpay, nagyabang na siya eh. Di ba? Pinagaling siya ng Panginoon sa kanyang karamdaman, dinugtungan siya ng how many years? 15 years. Yung 15 years niya na dapat niyang iluhod tulad kay Enoch, na dapat ipaglingkod niya yung nalalagyan niyang 15 years para maging faithful sa Panginoon, yung faithful, yung 15 years na yun, namuhay siya sa bride. Pinakita niya natin kayamanan ng kanyang kaharian ng mga kaaway. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ni Amos, sabi mo kay Hezekiah, mamamatay na siya sa karamdaman niya. Hindi sila galing. Pero nung marinig ni si Kaiser, umiyak siya agad, narealize na na siya yung makasalanan, nakagawa siya ng kasalanan. Pero sabi niya, Panginoon, alalahanin mo naman yung katapatan ko sa iyo nung una. Ang sabi ng Panginoon kay Propeta Amos, I mean, yes, balikan mo, nakita ko yung kanyang mga luha, narinig ko kanyang pag-iyak. Dagdagan ko siya ng 15 years. Pero ang kondisyon, magdiktik siya ng dahon ng igos. Hindi yung dahon ng igos ang magpapagaling sa bukol ni Hezekiah, kundi yung pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Nasa rin, doktrina ngayon, herbal magpapagaling. Hindi po herbal nagpapagaling, ang Diyos ang nagpapagaling. Kailang sundin lang natin kung ano dapat gawin. So ngayon, si Hezekiah, pangatlo, kumapit siya sa Panginoon. Verse 6. Sapagkat siya'y humawak ng mahigpit sa Panginoon, siya'y hindi humiwalay sa pagsunod sa kanya, kundi iningatan ang kanyang mga utos na iniputos ng Panginoon kay Moises. Ano nangyari kay Hezekiah? Unang-una, gumawa siya ng matuwid sa paningin ng Panginoon. Saan man siya gumawa, saan man siya para pagpunta, ano man ang kanyang ginagawa, sino man ang kausap niya, gumagawa siya ng matuwid. Hindi lang basta mabuti, matuwid sa paningin ng Panginoon. At dahil gumagawa siya ng matuwid sa paningin ng Panginoon, talagang nakikita ang kanyang pagtitiwala. Siya nagtiwala sa Panginoon ng lubusan. Bitaw talaga siya sa kanyang sarili. Tayo, mayroon tayong condition eh. Alam, Pastor? Okay naman ako saan sa kanya, pero kaya lang. Pero, hindi. Kailangan talaga magtiwala ng lubos. At dahil dyan, ipinakita ni Hezekiah ang kanyang pagtiwala, sa ikatlo, kumapit siyang mahigpit sa Panginoon.
umawak siyang maigi sa Panginoon. Now, ang pagkakahawak niya rito, ang sabi, ay napaka-higpit. Napaka-kapit. Ang sabi niya, sapagkat siya ay umawak ng mahigpit sa Panginoon. Ano ibig sabihin nyo? Yan po ay isang mabulaklak na salita o isang tinatawag na picture language. Di ba? Dahil hindi mo rin mahawakan yung Diyos eh. Di ba? Hindi mo mahawakan yung Diyos. Pero pinaliwala dyan, paano niya hinawakan ng Panginoon? Ang sabi dyan, siya hindi humiwalay sa pagsunod sa kanyang salita. Jesus Christ said in John 14:21, whoever has my command, sabi niya, sino mang tatatay ng aking utos at sinusunod ito, siya yung nagmamahal sa akin. At itong ginawa ni Ezekias, yung kanyang mahigpit na pagkapit sa Panginoon, ito yung sa pamagitan ng pagsunod niya sa salita ng Diyos. Hindi siya humiwalay sa pagsunod. Iningatan niyang maigi ang mga utos ng Panginoon. At kaninong utos? Direkta bang salita ang Panginoon sa kanya? Hindi eh. Sabi, lahat ng mga iniutos ng Panginoon kay Moises. Ano ibig sabihin? Lahat po ng nakasulat na salita ng Panginoon from Moses, talagang binugay niya at iningatan niya. Ito yun eh. Di ba? Ang simple sumulat, Genesis, Exodus, Leviticus, si Moses, then the prophets. At ito rin ang batayan sa atin. Kung nais natin kumapit sa Diyos ng mahigpit, sundin natin ang iniuutos ng salita. At paano natin masusunod? Basahin natin para malaman natin kung ano sinasabi ng banal na salita. Luke chapter 16, verse 29. Ganito pa sabi. Remember doon sa mayaman at si Lazarus? Yung mayaman, ay nagwawandas ng kanyang kayamanan. Sarap eh. Marami siyang pagkain, magandang baro niya. Pero si Abraham, isang hulubi, naghihintay lang ng mumu. Right? Ngayon, katabi ni Abraham ay ni Lazarus yung aso. No? Tapos pag kayo mayaman, yung pinagkailin niyang hita ng manok, hindi kaya spare ribs. Eh sa palibasa, ay hindi na marunong di tulad ko yung mayaman na pati buto, kikitan yun at maago. Talagang kinisimot ko, eh may naman pa hinahagis. Eh pagbili si Lazaro, kumuha naman eh. Yung mga hinahagis, yung aso wala magbuka. Eh ang ginagawa ng asa, aso, yung sugat niya, yun ang hinihimulan. Sabi ng aso, hindi kita pangagawang siya. Sabi na, dito na lang. Pareho silang namatay. Unang namatay, yung mayaman. Paghilat niya, impyerno. Tapos si Lazarus, namatay siya, pero di sinabi ko paano siya namatay, pasal sabi ron, dinala siya ng anghel sa Abraham's bosom. Okay, sa paradise. Ngayon itong mayaman, nakita niya, ha? Si Lazarus nandun sa taasa. Sabi niya, Panginoon, pag-utusan mo ngayon, tap yan. Minahagisan ko na ng mumuyan nung nabuhay pa yan. Utusan mo nga na, yung kanyang daliling isang sabon ng tubig, pakatakot sa diga ko, dahil sobrang hirap ko rito sa impyerno. Pero mo, yung mayaman, sa sobrang hirap niya, ngayon lang nahirapan na kayo hindi na dahil mainit, ano? Kahit may aircon tayo, lalo pa na sa impyerno na. Sabi niya, konting patak na ng tubig sa daliling ni Lazaro, alam mo, isang taon ko nang kaluwagan yun. Ay sabi ni Abraham, hindi pwede mo nga yun. Kasi yung nandito, hindi na pwede buha. At yung mga nasa buha, hindi pwede lumakit sa langit. Walang pagkatong yung rito. Hindi makukuha ng kasal ko. Sabi ng mayaman, ito mo na, alala ko yung lima kong kapatid, pareho kami ng ugali. Kawawa naman kung magsama-sama ka marito, dito kami magpipelosir. Sabihin mo kay Lazarus, bumalik siya doon. Buhayin mo siya, Panginoon. Para pag-pangaralan yung aking kapatid doon. Ang sabi nung ni Abraham, kahit may patay mula na nanggaling sa impyerno sa langit, bumalik doon, hindi pa rin sila maniniwala.
kagabi, nakita ko sa Facebook eh, meron ng pastor na namatay ng 3 days galing ng impyerno, bumalik daw para mangaral. Ikasasabi niya ng Abraham, kung sino mang nasa iba ba, Diyos pwede mo balik. Sino mang nasa dyan, hindi na pwede bumalik. Walang multong babalik. Eh sabi ng mayaman, hindi pwede yun. No, kailangan, may mayroong talagang mabuhay para pumunta ron. Eh sabi ni Abraham, ay, andoon si Moises at ang mga propeta. Ano di matukoy? Laro ng Bible. Makinig sila noon. At kapag sila'y sumampalataya, sila'y maligtas. Pinaglaban pa rin ito. Hindi sapat yun. Kailangan makakita sa maligtas. At kung di sila maligaw sa Bible, makakasama mo siya, maghintay-hintay ka lang. Mga kapatid, yung pong kahalagahan ng pagkapit sa kalooban ng Diyos o sa Diyos ay yung pagkapit, pagsunod, pag-ubay, pagsampalataya sa salita ng Panginoon. Yun ang kailangan. Kaya tayo ngayon nabubuhay pa. Isinulat ang bawat kasaysayan ng Biblia para sa atin. Kung ito'y nangyari sa panahon ni Hezekiah, mangyayari pa rin sa atin. At kung di natin ito kukulatan, mapapahamak din tayo. Tulad ng mayroon. At dahil dyan, sinusunod pa lang ni Hezekiah anuman ang utos ng Panginoon, anuman inutos ni Moises. Nakalap naman natin sa panahon ngayon, ang ating speaker ngayon, hindi na si Moises, hindi si Jesus Christ, kundi yung mga pastor, mga preacher. Kapag sinunod natin ang tanimang pangangaral, alam natin totoo yung kanyang pangaral at hindi pagpapatawa at pagpapakasaya lamang, malaking palalagutan natin. Tulad ni Hezekiah, sulat ni Moises ang kanyang sinundan. At dahil dyan, dahil siya'y kumapit sa Panginoon, tingnan niyo ang sabi sa verse 29, I mean, verse 7 to 8. Ang sabi dyan, ang Panginoon ay kasama niya. Saan siya magtungo ay nagtatagumpay siya. Saan natin mababasa ito? I will be with you. Sabi niya, and you will be successful in whatever you do.